500 billion pesos ang inalat ng Kongreso para sa ayuda, hindi maliwanag kung saan ang galing yung pera na yon. Kasha ba yung national budget? So according to Senator Aimee, at chinek din namin, some of the kung saan-saan po nang galing yan, including 10 billion from the pensions that were allocated para sa mga retirees ng AFP and other armed services. Meron pang ibang mga pondo na pinagkuhaan in the amount of about 110 billion. So, wow, di ba? In the meantime, parang kaliwat kanan yung naririnig natin ng mga ano, na uy, namigay ng ayuda o namigay ng ganito, ganyan. At ipinipress conference pa ng ating mga kongresista, kakaloka, niyabang pa nila. So, ito yung problema. Yung ibang, ano din, yung ibang sa 500 billion na yon, either nandun na yung pera sa 500 billion na yun para namimigay na sila ng ayuda ngayon, pero yung ibang mga programa na pinagkuhaan nila will come from the unprogrammed funds. So ngayon, ang isa pala sa natanggalan ng current na budget at inaasa na lang sa unprogrammed funds is the DSWD. So, DSWD, sorry, DPWH, na may existing infrastructure programs na nawawal, na uubos yung pera nila, pero so kailangan pa nilang hingin sa DBM yung mga unprogrammed funds na i-release sa kanila para tuloy-tuloy yung programa, yung mga projects. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Ang topic natin today ay tinitignan natin yung mga various ayuda. Nag-press conference po kanina ng hapon si Senator Aimee Marcos, at ni-raise niya yung issue ng dalawa pang additional or tatlong additional na parang ayuda programs, at kinwestiyon niya ang pinanggagalingan ng mga budget ng mga ito. Bukod pa dito, may konteksto po kasi ang mga ito doon sa current 2024 budget. So let's get started. In the meantime, maraming salamat kay Ed Arellano para dun sa pinadala ninyong rose. Thank you very much. At maraming salamat rin sa mga nandito ngayon from our Facebook page and our YouTube channel. Hi, good evening to everybody. So, ayuda. Okay. We know about the AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situations. So, ano yung AICS? Ang nangyayari po ngayon dito sa administrasyon na ito, ang dami-daming ayuda, tapos hindi maliwanag kung ano yung triggers para dito. So halimbawa, assistance to individuals in crisis situations. So it's supposed to be yung mga various individuals. So it will depend dun sa status nila sa buhay. So anong mga klaseng assistance ang mga nandito? Medical, pero meron naman tayong PhilHealth. So bakit tayo nagdagdag ng isa pa? Panglibing. Usually, binibigay ito ng mga mayors or mga kongresista. Transportation, edukasyon, pagkain, tulong pinansyal. Ang problema dito sa AICS, hindi maliwanag saan ang gagaling. Ang administering agency nito ay supposed to be the DSWD. But like the ACAP, medyo... bakit biglang meron na naman? Bakit? Kailan nag-umpisa ang programa? Ano ang implementing rules and so on? So yung AICS, matagal na, apparently this had happened before, pero hindi natin pinpoint kung saan ang gagaling. So we're assuming that the funding for this comes from the 500 billion na ayuda na nakalagay doon sa ating national budget. Ngayon, meron pa of course yung ACAP, which is the... ayuda para sa kapos ang kita program. Now, ito yung problema ha, doon sa ACAP. Ito yung ginagamit para doon sa People's Initiative. At again, nanggagaling yung funding na ito. WD for this. Ito pong issues tungkol sa kung bakit biglang nagkaroon ng line item ang DSWD, which was inserted by the House during the BICAM without the knowledge of the senators. At dito nagka-issue yung pagpipirma ng ilang mga senador na inangalan ni Senadora Aimee. Ngayon, meron yung dito sa ACAP. What is unusual about ACAP is that this is an old program. Ang original programa ng ACAP ay para sa mga returning OFWs. That's why it was a DOLE OWA ACAP. So, DOLE OWA ACAP was set up in 2020, at ito po ay tungo dun sa mga umuuwi na mga OFWs na COVID-related yung pauwi sa kanila. So, this program suddenly reappears in 2024 as ayuda para sa kapos ang kita program, which means for those who are classified as near poor.
supposedly ang AKAP ay para doon sa mga nakaahon na from the PPP program, pero baka raw mag-revert. Kung hindi daw sila bibigyan ng pangtawid o ng assistance, ito po ay baka po bumalik sa PPP programs, mag-qualify na naman yung mga families na ito at madi-defeat yung purpose ng PPPs, to break people out of poverty. So, but ang pagbibigay po ay inatasan, excuse me, hindi maliwanag kung ano po ang guidelines or implementing rules dito. Mayroong nakasulat dun sa DSWD, but there does not appear to be any operations manual, no classification for sino ba itong mga near poor na ito. At and of course, yung misteryosong paglitaw niya dun sa national budget natin, without a line item, original line item from the DSWD, or without a request, and without it being in the national expenditure program. So, balik tanaw tayo, ano ba ang National Expenditure Program? Ang ating saligang batas, nakalagay doon, nire-require na hindi maaaring increasean ng Kongreso ang budget na isinupite ng executive sa kanila. So, yung budget na yon is embodied in the National Expenditure Program at ang nag-put together niyan ay ang DBM after the submissions of the various heads of agencies sa kanila ng expected budget nila for 2024. Ngayon, usually, bago pa pumunta yan sa Kongreso, na-compute na ng DBM kung magkano ang pera, magkano ina-expect na pera na maaaring ilaan sa 2024. So, doon pa lang sa NEP, sinasabi na ng DBM doon sa mga various heads of agencies kung ano ang mga pwedeng hingin, kung ano yung limitasyon ng budget. So, bilang kunwari, kalihim, sino bang may ayaw, di ba? Let's say yung kalihim humingi ng 1 billion na budget kasi yun naman talaga ang kailangan. Kasabihin ng DBM, sorry, we can only accommodate up to, let's say, 250 million. Tapyasan mo yung budget mo. Sabihan mo sa amin kung saan ka magtatanggal. Hindi po kami, they will say na hindi po kami mag-decide yan right away. Kita, sandali lang po. Ned, I'm alive and you're on speaker. Hello. Hello everyone. Tumawag si Ahmed bigla eh. So yeah, you're on speaker. Malapit ka na. Hindi, mamili ka dahil bibili ako ng burgers dito sa katabi nila, JP. Maganda sa specialty burgers. I don't know what ones. Look, yes, I do. I want a burger. Mamili na ako na kahit ako. Yeah, burgers? If they're burgers, I love burgers, yes. Yeah, maraming burgers eh, so you choose. Meron akong menu na pinag-order dyan. Oh, okay, sige, I'll check the menu. Dion, can check the menu, please? Alright, sige, okay. We'll send the message. Thank you. Sorry. Sorry, pati yung dinner ko narinig nyo na. Sorry po. But in the meantime, hi daw at good evening, sabi ni Atty. Ahmed. Alright, balik tayo dun sa ayuda. Dun sa ano. So, hindi maliwanag kung ano yung implementing rules dahil wala pa yung implementing rules dito sa AKAP. Ang implementing rules po, maglalagay din po yan ng mga standards. Ano mong blue cheese? Wala. O sige, mushroom, go. Nilalagay, dun sa implementing rules, nakalagay din po dyan kung ano yung standards. Number one, sino magka-qualify? Who qualifies as near poor? Number two, ano yung mga rules? Kailan nila pwedeng kunin? Kailangan ba nilang mag-apply? And so on. However, nakilinig natin yung mga testigo, yung mga saksi during the Senate investigation na mayroon pong ginagarantiya na mayroon mga vouchers na pwedeng nilang singilin sa AKAP. Okay? So meanwhile, ang weird na nag-morph ng nag-morph. Yung AKAP, nag-morph na siya, and so on. Yung AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situations, na-discuss na natin yan. Ngayon, meron ding TUPAD. Yung TUPAD, medyo recently revived, pero dati na rin po yan. It's a community-based program for emergency employment for displaced workers under underemployed workers, and seasonal workers. So, again, ito yung, this was implemented before. Kasi meron pang nakasaad na amount, sabi ng Dole po ang implementing agency nito, 5,370. Pero recently ibinunyag ni, in fact today, ibinunyag ni Senator J.V. Ejercito na merong scam dito sa TUPAD sa San Juan. Sabi ay, papapilahin yung mga tao, meron daw silang budget for TUPAD, makakatanggap sila ng 7,500 pesos. Pero pagkalabas nila, pagkatanggap nila ng pera, ay pagkalabas, i-surrender nila sa barangay captain para daw kay mayor, yung 6,000 ibibigay kay mayor, tapos yung 1,000 or 1,500 ay doon sa benepisyaryo. So marami rin tayong narinig na mga,
na mga testigo doon sa Senate investigation na sinasabing ganun din daw po, tinanggap nila yung pera pagkatapos pagdating sa labas ay sinusole. Sinusole, tapos ang tinitira sa kanila ay 1,000 lang. Ay, nakakaloka. Sabi ni Chinita, kala niya may jammer. Sensya na. Hindi, na medyo nataranta ako kasi hindi ko masagot doon sa phone. Doon siya nag-ring sa, ano, sa iPad. Okay. So, ngayon, ito pa, meron pang unusual card. Cash and Rice Distribution Program. Dati na po ito, itong card was a Cash and Rice Distribution Program, hindi rin malinaw, pero sinet up ito November 2023 at bastang nagdi-distribute ng bigas. Apparently, dahil mataas ang presyo ng bigas noong time na yon. Remember, nagka-crisis sa bigas. So, nag-distribute, again, ito ay project yata ni Speaker. Kasi Cash and Rice Distribution, so nabibigyan ng 1,000 pesos tapos isang sakong bigas. However, nagkaroon na naman ng isa pang programa, and this time it involves the PWDs. Ito yung mga persons with disabilities. Binibigyan po kasi sila ng 65 pesos per week na assistance. Dion, meron ka bang ganun? Wala! Ngayon ko lang nalaman yan. PWD kasi itong assistant ko. Ngayon ko lang nalaman yan. Meron sila. Wala ko alam. Ay, alamin natin. Alam ko sa barangay pag-uwi. Tanungin mo sa barangay. Apparently, ang PWDs, hindi nyo nakita si Dion. So, magpakita ka daw. So, ito si, this is my assistant at co-host to sa tambayan natin. He's a PWD. May bakalo sa paa. He was injured in a traffic accident years ago. So, meron siyang ano sa paa. Meron siyang, how do you call it? Meron siyang bakal sa paa. So, classified talaga siya as handicap. Persons with disability. Person with disability. So ngayon, yung mga dating natatanggap daw ng PWDs na 65 per week, na apparently hindi alam ng aking isang beneficiaryo dito. Ano ka? I-increase daw. Ano na ba? Flu Congress. It's a joint program with the Congress and the DTI. At pumayag ang DTI. Subsidy ito para sa groceries. So in-increase yung 65 pesos per week to 500 pesos per month. Oh, not bad. Subsidy sa ano, sa grocery. Tapos may mga participating groceries daw. Pero ito ay joint project daw with the DTI and Congress. So sabi ni Senadora Amy, and I agree, meron kasing Supreme Court resolution na nagsasabi na kapag ang programa ay pinondohan na ng Kongreso, hands off na sila, hindi sila pwedeng joint project. Ang ang maglalabas niyan, ang mag-execute niyan, ay yung executive. Okay. Ay, Dion, March 9, okay na daw. Okay, sige. So, yun. So, ito pa. Bukod pa doon, meron pa. But wait, there's more. Doon sa... Ayun. Meron pang... may smart pa pala. Smart internship. At ito rin ay pinagtatakhan at kailangan busisiin kung ito ay hindi lumalabag sa Supreme Court resolution. Ang smart internship daw ay nagbibigay ng internship program ang Kongreso. It's called the Strategic Mentoring and Research Training na program. So, internship ito, makakatrabaho college students, graduating students sa Kongreso. Supposedly to learn about the government processes. So in-announce nila, Congress is the implementing body. Ang pondo, saan daw nang gagaling? Pero ang pagkaintindi, parang manggagaling pa rin ito dun sa ayuda. Now here is the problem. 500 billion pesos ang inalat ng Kongreso para sa ayuda. Hindi maliwanag kung saan nang galing yung pera na yon. Kasha ba yung national budget? So according to Senator Amy, at chinek din namin, some of the kung saan-saan po nang galing yan, including 10 billion from the pensions that were allocated para sa mga retirees ng AFP and other armed services. Meron pang ibang mga pondo na pinagkuhaan in the amount of about 110 billion. So, wow, di ba? In the meantime, parang kaliwat kanan yung naririnig natin ng mga namigay ng ayuda o namigay ng ganito, ganyan. At ipinipress conference pa ng ating mga kongresista, kakaloka, niyabang pa nila. So, ito yung problema. Yung ibang sa 500 billion na yon,
Either nandun na yung pera sa 500 billion na yun para namimigay na sila ng ayuda ngayon, pero yung ibang mga programa na pinagkuhaan nila will go, come from the unprogrammed funds. So ngayon, ang isa pala sa natanggalan ng current na budget at inaasa na lang sa unprogrammed funds is the DPWH na may existing infrastructure programs na nawawal, na uubos yung pera nila, pero so kailangan pa nilang hingin sa DBM yung mga unprogrammed funds na i-release sa kanila para tuloy-tuloy yung programa, yung mga projects. Okay? So sabi ni Ma'am Anita Aquino, puro sila ayuda, walang infrastructure. Ito yung dahilan. Kasi nga para mapondohan itong 500 billion na ito ay nanggaling sa iba't ibang mga existing programs. Kaya ito matagal ko nang sinasabi, di ba? Nag-contract yung national budget. Pero hindi halata. Kasi meron 500 billion na ayuda na part pa rin ng national budget. Pero sabi ng saligang batas, hindi pwedeng magdagdag ang Kongreso. Anong ginawa? Nagdagdag sila ng 500 billion, nag-create sila ng ayuda fund. So, ano yung issues natin? Number one, many of them have constitutional infirmities. Ano yung mga infirmities na ito? In some instances, like yung smart internship at saka yung dun sa PWD, may participation somehow ang, dun sa smart, merong sa internship, it's a joint program with Congress na bawal naman. Tapos meron din iba, kasi kaya meron nagtanong na follower, bakit nagdi-distribute ng ayuda yung isang kongresista? Kapag na ano yan, kapag may pondo nilaan na, let's say nilaan yan para sa DSWD, hindi dapat nakikialam nga ang Kongreso, ang legislature. However, in this case, ganun po ang nangyayari, nakikialam, nagdi-distribute, and so on. In fact, sinabi din ni Senator J.B. Ehercito, lalo na tungkol dun sa tupad na nahuli niya, in fairness, sinabi naman daw ni Mayor Zamora na wala siyang alam na ganyan. Ang sinasabi ni Senator J.B. at sinasang-ayunan ni Senadora Amy ay, bakit andyan pa ang mga politiko? Hindi dapat sila nakikialam sa mga ganitong mga programa, lalong-lalo na pag kongresista o senador. Sila na nga ang nag-allocate, ang magdi-distribute niyan should be the executive. Ang mag-i-implement niyan should be the executive. So, bakit may mga sumisingit na mga mukha dyan? Bakit may mga nadi-distribute at nanggagaling sa mga ayuda na pondo na may mukha ng mga ilang mga kongresista? Bukod pa dun, meron pang other infirmities such as, ayun na nga, well, not infirmities, pero nagiging source of corruption. So yung sinasabi ni Senator JV na bibigyan mo ng 7,000, tapos pagdabas dun sa pintuan, yung 6,000 isusurrender para daw kay mayor, tapos 1,000 na lang ang matitira dun sa beneficiary. Weird din to. Lalong-lalo na, so yan, yung tupad, yung smart internship, yung mga merong iba dyan na namimigay ng AKAP. O ano yun? Bakit namimigay ang kongresista ng AKAP? And then we go back to the heart of it. Bakit ang daming ayuda? So, hindi naman siguro coincidence na yung ayuda na ito ay may nakasabay na People's Initiative. Hindi naman din siguro coincidence na malapit na ang eleksyon at kailangan nandun at maalala, magka-name recall yung electorate, yung mga botante na itong mga politiko na to ay tumatakbo for particular positions. So, nakakaloka. Ito po ang pinaka napapansin ngayon. Napamigay na kung ano-ano, niyayabang din naman ng mga kongresista sa mga daily press conferences nila, di ba? So, the question is, di ba, may constitutional infirmity, this is not legal. Sabi ni Facebook user, dami talagang korupsyon. Okay, totoo nga. Ang dami kasi rin opportunities. Sabi ni Ma'am Chinitas, pag maraming palpak, maraming ayuda to cover up yung mali. May punto ka naman po doon. Tama naman din po yata yun. Sabi ni Mr. Duncan, nakakagalit at ni grabe ang kapal ng mga mukha nila. Totoo yan. Kasi din, di ba, marami na ngang nag-oppose dati sa PPPs. Thank you, Kinovsan. Maraming nag-oppose doon sa 4Ps na program kasi sinasabi baka maging tamad ang mga tao. Naintindihan ko yan for the poorest of the poor. Walang visible means of income, walang pamilya, kailangan mag-aral yung mga bata, etc. At ang binibigay dito ay maliit lang talaga. Literally parang tumatawid lang. 500 pesos pagka-college, may anak na college at pumapasok. Excuse me. 300 sa high school and something like 150 para sa grade school.
Okay. Ano pa kaya yung ganito? So, we get it for the poorest of the poor. Yung wala talagang source of income, yung magugutom, yung nasa bingit ng ano ng kagutuman, kumbaga. Pero meron na tayo. Tapos meron biglang assistance for the near poor. Para daw, pagka nakaahon sa, ano, sa absolute poverty, yung PPPs, graduate sa PPPs, eh, meron naman silang kahit paano one-shot deal na, ano, na pang-tawid assistance. And then, after that, meron ka pang card, cash assistance and rice distribution. Tapos meron kang tupad para dun sa mga seasonal workers, mga nawala ng trabaho, so on, na up to 90 days, 7,000 pesos. Dati, 5,370 pesos lang. Apparently ngayon, 7,000 to 7,500 pesos, depending on your municipality. Oh, meron pang X, assistance to individuals in crisis situations. Tapos, meron pang PhilHealth para sa poorest of the poor. Ang nagbabayad po ng premiums ng mga yan ay ang ano ay ang gobyerno. So ako, I don't mind if these are institutionalized programs. At yun din ang sinasabi ni Senadora Amy. Halimbawa, pagganapin natin, gawin natin lubos na ganap ang healthcare natin. Pondo, ang laki ng 500 billion, eh kung doon natin kaya nilagay, hindi na talaga, we can assist the poorest of the poor. We can assist the premium ano providers, yung mga nagbabayad ng premiums, katulad natin. Lahat makikinabang. Pero gusto nila, sila yung nag-aabot, yung tipong, eto ako, eto yung mukha ko. O kaya, eto bibigay ko to sa inyo, andyan yung mukha ko, huwag niyong kakalimutan yung pangalan ko. And oh, by the way, yes tayo sa referendum. Or plebisito. Diba? It is too, ang trapo talaga ng dating. And nawawala ng ibang social services. Like I said, if nilaan na lang natin yan sa healthcare. Dati si Pangulong Duterte, and magagalit na naman ang mga tolls, si Pangulong Duterte, 100 million a year, dapat sa presidential social fund din napunta. Yung pamimigay mismo ng presidente o pwede niyang gamitin for Intel, whatever, may discretion ng Pangulo. Instead, buong-buo 100 million binibigay buwan-buwan sa PGH, ang dami kayang nakinabang. E ngayon, imbis na sa institutions mo bibigay, let's give to orphanages. Let's give to, yun nga, DSWD. Ang DSWD, pwedeng i-expand nila yung PPP sa mga tipong, yung feeding program sa school. Tayo na yung magbayad para sa mga bata. Kita yung teacher kasi kanila yung kooperatiba. Tapos gobyerno yung nagbabayad ng, nagsasubsidize para dun sa mga bata. Or additional subsidies para dun sa mga bata. Para buo na. Dapat ganun kasi we know na pupunta yan doon sa tunay na mga benepisyaryo, hindi yan naliligaw at hindi yan nagagamit for political purposes. Hindi yan nagagamit in aid of elections. ito si Rodel Ortiz, sabi niya, solo parent po ako, PWD pa, tinanggal po ako sa 4Ps, ma'am, nag-aaral pa po anak ko. What? Bakit daw? So, sabi ni Realme, tinitake advantage nila ang mahihirap para sa kanilang pansariling interes. Yeah. Ito sabi ni Ma'am Chinita, treat the poor to catch fish, not to give them fish for a temporary for others to have a chance. Eh, hindi naman nila pa kay madam ang tumulong sa mahirap. Ang tinutulungan nila, sarili nila para sa eleksyon. And what happens? Diba, merong mga tao dyan, sige, you're rich for a day. Tawid. O sige, naintindihan ko yan, we all need help sometimes. All of us, there will be a time that we will all need help. And it's nice to know that some people are out there to help. But really, bakit yung timing? Kailan ba, parang in crisis situations, hindi naman sabay-sabay na magkaka-crisis ang mga tao. So, bakit parang ganun ang nangyayari? Sabi ni Ma'am Gina, ay naku, nakakaumay, nakakasawa, nakakabwisit na talaga. Kailan pa kaya arestuhin itong mga gahaman sa pwesto? Sana ma-implement na ang okay. Sabi ni Rodelo, karpentero lang po trabaho. Uy, sir, huwag pong nilalang karpentero. Kung walang karpentero, walang development dito sa Pilipinas. Ang problema nga, mababa ang sweldo. Ano? So, isa pa yun. Alam nyo, ang pinakatulong talaga sa mga mahihirap, bukod sa institutionalized programs ng DSWD, kailangan po yung development ng bansa. Kailangan lahat tayo nahihikayat na yumaman. We make things easy para makapag-negosyo yung mga tao. We make maraming trabaho sana. So kung maraming negosyo, maraming trabaho. Kung maraming negosyo na local, maraming local din. So kunwari,
sa community ninyo, yung isang tao naglagay ng negosyo sa bahay niya, meron din maha-hire sana within the community. And so communities will thrive. As long as we make the conditions favorable para madali po magnegosyo. Hindi yung ang mga mayayaman lang ang madali makapagnegosyo. At ang gamit pa ay other people's money. Sino ba ang madaling pautangan ng mga banko? Eh di ba yung mga taong mayaman na? Pero pagdating dun sa mga government programs, yung mga financial instruments na ginagamit ng mga ng gobyerno, eh hindi po nakakapag-avail ng mga small loans na nilalaanan talaga ng gobyerno every year yan. And ano pa ang pinakamahalaga para makapag-participate sa negosyo, para maging bahagi ng ekonomiya natin, yung national ID. Abay, nabawon na sa limot. Noong first year, nangako pa ang ating Pangulo na by December ay siguro mga at least 30% or 50% na ng national IDs ang nailabas. So, inilipat na yan. Dati nasa NEDA, nilipat sa Bangko Sentral. Ang Bangko Sentral kasi kaya nilang maglimbag. Eh, hindi naman nangyayari yon, walang nangyayari. May mga naliligaw na mga national IDs and so on. Suddenly, wala na tayong naririnig. So again, itong National ID program, it's supposed to help benefit the poor so that they can participate in the banking system, so that they can access financial, yung mga microloans na binibigay ng ibang mga programa rin ng gobyerno. Eh ano nangyayari? Wala. Nag-national budget tayo. Kanino na ba? Sino na ba naglilimbag ng National ID na yan? Sa totoo lang, dapat yung merong printing services, ang Presidential Communications Office. This was under me, kaya kabisado ko yan. We have the National Printing Office na yes, may capability sila na mag-print ng cards. At may APO na yes, may capability din po sila. So, why aren't we using government agencies? Kung magbabayad, maglalaan rin lang naman tayo ng pera, bakit hindi yung mga government agencies ang pinatatakbo? Bakit yung iba ay pinapasubcon pa nila? Hello, yung mga NEDA, Bangko Sentral, kamusta po kayo dyan? Kamusta naman po ang national ID natin? Wai pa rin. Na-examine nyo na po ba yung data system? May laman na po ba ang mga ito? Ha? Wala pa rin? Kulang pa rin? Sino bang gumagalaw dyan? Again, it's all of a piece. Gusto ng Kongreso may mga programang ganito. Pero yung mga developmental projects, yung mga long-term things that will address, long-term policies that will address poverty in this country, hindi nila ginagawa. Nasa bakit binawasan ninyo yung education? Bakit hindi natin dinadagdagan? Napuno ba natin ang schoolhouses? Hindi din. Yung 500 billion na yan, sana nilagay ninyo dun sa paggawa ng mga classroom. Sana ginawa ninyo para dun sa feeding programs. Para nang sa gayon, mahihikayat yung mga parents na papasukin yung mga anak nila kasi libre ang pagkain. Ano nangyayari? Puro ayuda at ang gusto pa, mga kongresista mismo nag-aabot ng pera. O, ito galing sa amin to. Hindi nyo pera yan, ha? Tandaan nyo lang yan. It's not your money. Ay nako, ito pa, sabi ni Jan, isa pa, tinaasan ng government contribution, hindi na sapat sa amin minimum wage. Laki pa ng kaltas. Totoo yan. So, meron kang yung kaltas sa Pag-ibig, sa SSS, sa PhilHealth. Anong natira? At tumataas yan, ha? Yung mga yan. Tumataas yan. Kasi, imbis na pondohan ng gobyerno, dapat yan pagka bawal yung mga savings na yan eh. Dapat pagka merong savings yung isang ahensya at hindi nila magamit, imbis na bumalik yan sa treasury, eh sana ilagay na lang natin lahat sa healthcare. Ano ba? Lagay na lang natin sa PhilHealth nang lumawak yan. Is that Bell? Nako. Inaawin ni Bell si Bini. How true na 200 na konti sa Pag-ibig? Dinig ko. May mga nagsasabi sa akin na tumaas nga daw. Ay, bayan ko. No, Dr. Badoy is not my guest tonight, but I do have her statement. Pinost ko kanina sa Facebook. So we can now move on to the next topic. Dr. Badoy was cited in indirect contempt by the Supreme Court at pinagbabayad siya ng fine of 30,000 pesos. Ayun, sabi ni Ma'am Annie, tumaas para kainin ng mga buwaya. Sabi ni Ma'am Chinita, sana buy medical equipment for all hospitals. Oo nga eh. So, ano nangyari kay Dr. Badoy? Naggalit siya kasi ang isang judge, si Judge Malagar ng Manila, ay siya po ang nasa kanyang court, yung Human Security Act pa kasi, yung classification na terrorist organizations ang ilang mga ang isang grupo. Teka.
Ibasahin ko na lang yung kanyang ano, yung kanyang statement for the benefit of all. Ay, nasaan na po? Ay. Dali lang po ang naliligaw. Ayun. From Doc Badoy. Eh. Ito na naman po tayo. Nalampasan ko. Dali lang. Statement from... Dami ko palang messages. Ayan. Ito na. Sabi ni her response to the Supreme Court's decision regarding my opinion about Judge Marlo Malagar's unfortunate decision about the 15th deadliest terrorist organization in the world. She would like to thank though the Supreme Court for stating very clearly that the right of every Filipino to freely accept, express themselves remains sacrosanct and making me walk free with a minimal fine of 30,000 pesos. Maikli lang yung babasahin ko dito kasi it's posted naman dun sa Facebook page natin. Ipo-post ko din dun sa community page natin ng ano ng FB at ilalagay ko din po sa TikTok. Sabi ni in-explain ni Doc Badoy, nag-apologize just for ang sabi niya kasi itong grupo na ito is the 15th deadliest e-organization in the world and listed as such in the US, UK, New Zealand, Canada, Singapore, Australia, the UN, the EU, and the Philippines, and they have caused untold number of unalivings. So and they use fronts. So, sabi niya rin, she would like to apologize to the highest court in the land for the intemperate language and tenor I took. I hear them, but I maintain that I never threatened anyone with harm. I'm not IT. The CPP, NPA, and it is. All right. So, what does she mean? For the full statement, nandun na po sa Facebook page namin, sa Luminous by Trixie Cruz Angeles. And so ang sinasabi ng hukuman is malaya tayo magsalita at magpahayag. Pero yung pag yung outrage kasi ni Dr. Badoy meant that she could not control herself dun sa kanyang sinulat. She was pouring her heart out and she did not intend to threaten Judge Malagar. Now, for those of us in the legal profession, yes, this is a very serious thing. We know that judges should not be in any way threatened or made to feel unsafe for any of the decisions that they make. Otherwise, they will be making decisions out of fear, which makes those decisions unfair. However, in-explain naman ni Dr. Badoy that this was not intended to threaten her, but merely her outrage spilling out. Gayunpaman, tinatanggap niya ang decision ng pinakamataas na hukuman at pinasasalamatan pa niya. Kasi sa totoo lang, pwede pang ino, pwede sana siyang ikulong dito, ngunit ang pinataw na lang sa kanya ay isang fine. Ito ay paraan para kilalanin ng Korte Suprema na may kalayaan pa rin tayong magsalita at magpahayag at hindi po dapat tayo natatakot na makulong maliban lang doon sa ibang mga dangerous speech. And in this case, with the payment of the fine, tapos na po ang ano ni Dr. Badoy. Still, yun po yung context noon. She was outraged kasi nga, dun sa decision ni Judge Malagar. Ngayon, let me double check ha, kung ano yung case na yun. Judge. Decision, CPP, NPA, NDF. Kasi if it's the Human Security Act, Branch 19, her decision to dismiss the DOJ's prescription case, but it was filed under... Kung tama ako, it was filed under the Human Security Act. Kung ito po ay under the Human Security Act, it doesn't stop the state, the DOJ, from refiling the case kasi iba na yung batas. But let me double check. Dismiss the petition for prescription. Watching from Taiwan si Ma'am Jenny, tagal mag-load. Kung mahabagin ang ating internet. Kamusta naman Kongreso? What are you doing about the duopoly? Again. Ooh, yan. Tagal. Yan yata yung may reaction na nga po si Doc Badoy. Uy, huwag pong kakalimutan, like and share tayo. And para dun sa hindi pa po nagsusubscribe sa aming YouTube at saka sa TikTok and sa aming Facebook. Sa Facebook, follow na lang po. Okay. Hi po kay Ma'am Emelinda. Okay. Sabi ni Jessica Sarmiento, parang ang mga women na ang wagi
starts with Inday, VP, tapos na Trinitrix si Doc Badoy, SAS, and more of these fierce, incomparable minds. Uy, salamat, nasama ako dun, ha. That's a very, ano, prestigious group. Ay, ano ba? Naiirita ako. Ayaw mag-load. Kilala ko kasi personally si Judge Malagar at saka yung husband niya is my batchmate in the UP College of Law. Dating UP Chancellor si Leo Malagar. And so, yun na nga, this, for those of us in the legal profession, a threat against the judge is a very, very serious offense. And it is, in fact, indirect contempt. And the Supreme Court ruled correctly, but it was Solomonic here. Hindi nila pinakukulong si Doc Badoy, which is, in a way, a win for her. Nakita eh. Wait, hindi maliwanag eh. Dun sa mga ano, sa mga pahayagan, kung ano yung pinagmulan ng kaso na ito. Kung di po ako nagkakamali, ito yung, but this is a Manila court eh. Alam ko, Makati dati yung sa Human Security Act. At any rate, oh, let's deal with your questions. Hi kay Jose. Good morning kay Marie. Sabi ni Facebook user, nakakalungkot at nakakagalit na tawagin tayo someday na ayuda country. Wala nang saysay ang sinabi ni Dr. Zat. Nagkapadaan ng pag-asa ng bayan pag nagkataon gising Pilipino. Ano yan? Ang A. Ang sweet naman ni Attorney Ahmed, ang A. Attorney ng Facebook. Ah! Loko-loko. Alam ko na yan. Nakakaloka ka. Oo. Hindi pwedeng banggitin yan. That's an off-color joke. Sabi ni Damon, ayuda ang pag-asa ng bayan. Sabi ni Eden, ayuda Republic. O nga eh. Sabi ni Ma'am Hazel, watching from Paris. Habang sakay sa train, live mo ang lagi kong pinapanood. Maraming salamat, ma'am ha. Uy, teka. May ibabalita rin lang ako. Dito sa Facebook, meron pong nangyayari to limit yung monetization namin. Paulit-ulit po kaming kina-copyright strike. Kahit wala, may narinig ba kayong ano, music dito? Kahit walang music o wala kaming ina-upload na kahit anong audio. And in fact, sa Facebook, hindi na po namin tinutugtog yung theme song namin, even if it is original and that we own the copyright to that. Fully own the copyright to that. Hindi namin tinutugtog for the sole purpose na hindi mapagkamalian yan at may ibang mag-claim ng copyright noon. Gayunpaman, every day, merong mga ano, yung mga tipong, ano daw, somebody owns a recording of that kind of sound. What sound? Meron daw palaka o ibon or something like that. There are none here. So, just para hindi po kayo maantala, hindi naman po kasi matitake down yon. But, siguro in a few months or so maglalagay, di pwede magkapindi. Dinidispute naman po namin. But siguro in about a month or two mag-aano na kami, baka naka-studio na kami ni ano dito sa bahay. Sabi ni Jason, nire-reserve mo bang criticism mo kay Senator Tulfo sa 2028 pagtakbo niya for president? Tanong lang po. Napakamalisyoso ng tanong, grabe. Well, kasi you're not here regularly, that's why you don't hear it. Occasionally, yes, I do criticize, but I criticize, like I said, yung procedures niya. At saka halimbawa, pag nagkakamali siya dun sa, ano, sa due process and so on. So, why are you saying that nagtatanong lang po? Alam niyo kung bakit alam ko na may malis yan? Everybody who says nagtatanong lang po o tanong lang po means that they're trying to negate the malis in the question. So, sir, huwag na pong ganyan, nahahalata lang. Pero, yes, we do criticize Senator Tulfo, and in fact, criticize ano, Secretary, former DSWD Secretary, now Congressman Erwin Tulfo. So, what is the issue here? Are you implying something? And if you are, why don't you come straight out and say it? Come out and accuse us so that we can defend ourselves. Hindi po yung ganyan, yung malisyosong ano, pabulong na statement na gano'n, na you're trying to imply that we don't ask anything or criticize Senator Tulfo. Because sa totoo lang, I don't like watching him. I don't. I feel that in many instances, it's a waste of time. There are other matters that are going on. But I will, how do you call this? I will comment when it does cross my feed or when it is brought up by a follower.
Sabi ni Ma'am Chinita, the good senator is not a lawyer. That's why he should research more when it comes to law. Yeah. Sabi ni Kay Marie, off topic pero gusto lang i-share sa iyo na may like-minded na si PRD with regards sa stand ng sovereignty ng each country. Somebody named Nayib Bukule ng El Salvador. Sige ma'am, post niyo naman yung link para mapanood natin. Hi kay Ma'am Jessica. Sabi ni Ma'am Jessica, kilig again, nabanggit ako. A common friend said she knows you. Si Ma'am, yung magkambal, Maricor and Maricar. Nung sinabi ko, in love ako kaya Trinity X na loka siya, kaya solid ako, Trinity X talaga, next to VP. Uy, mataas-taas naman yon. Salamat po. Taga Davao din po ba kayo? Sabi ni Manfredo Alipala, dahil sa pag-unlad, ng bayan, dati sa pag-unlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pero ngayon, sa pag-unlad ng bayan, ayuda ang kailangan. Oo nga eh. Sabi ni Jin J, nagpadala siya ng super sticker. Thank you po. Can the acting mayor terminate? Acting, OIC ba yan? Or nagbakasyon lang si mayor? It depends. Kasi kung kunwari, incapacitated yung mayor, hindi na acting, it's not just acting na yung vice mayor. So it will depend anong klaseng acting po yan. Sabi ni Ma'am Chinito, what agency kaya next na pwedeng makuha ng funds para i-announce na? I'm sure alam na nila. Sabi ni Ma'am Maribel, you're right, Rafi Tulfo is always showing off when he's in the Senate. Furthermore, if he is indeed running for elections, I do not want to unintentionally spread his name so that there will be name recall. So for those of you who want to maliciously insinuate that I am avoiding the senator, I'm avoiding contributing to his re-election or his election to higher office. Sabi ni Patatotini, ang hirap ng pangalan mo. Next time, not gonna mention it anymore. Ang hirap eh. How do judges or the Supreme Court, pag Supreme Court po justices, trace anonymous threats for possible persecution of perpetrators? The original judge that handled the Nobel laureate's case resigned amid threats. The NBI will investigate for them. Usually nire-report yan. And there is a judicial martial law for marshals for the judiciary. Pinasa na po yung batas para protektahan ang ating mga maestrado at saka hurado. Jason says, thanks po sa pagsagot. Akala ko kasi pabor sa ginagawa niya, lalo na sa tupad. Kasi last year si Senator Tulfo pag grandstanding. Okay, so the less said about his name, the better. Sabi ni Mario Rio, obob ang turing ng mga congressman sa mga tao, kaya tingin nila ay madadaan nila tayo sa ayuda. Sana tayong mga Pinoy na mulat na pwede palang maayos ang gobyerno tulad ng KFPRD. So yun nga ang iniisip ko, there isn't enough money to pay off everybody. And what do they intend? Ang tingin ba nila, these win elections? Well, maybe. But ang nangyayari, ganito yung danger, kung mag-work yung ginagawa nila, babayad sila ng assistance, ayuda, ganyan. Ano ngayon ang magiging incentive ng ating mga legislators na ipaangat ang buhay nila? Gusto nila ayuda, hindi talaga development. Because the intention is to keep them poor and ignorant. Di ba? Bakit nila pagagandahin ng schools? Bakit nila pupunuin ang mga classrooms na kulang? Kasi mas mabuti na yung ignorant mga citizens para pwedeng maidaan sa ayuda na lang. Di ba? And what about yung healthcare? Hindi. Gusto natin may ayuda system. Kailangan mag-beg sila sa atin para nang sa ganun merong utang na loob. And then, boboto nila tayo. So there is no incentive on the part of the legislators at lalong-lalo na ngayon. Kasi kung itong pagbimpamimigay sila ng nabimigay ng pera ng bayan para ma-elect sila at ma-elect sila uli at maipasa yung kanilang charter change, they will continue doing this. Hindi nila gagawin talaga ang iangat ang buhay ng taong bayan. They will keep doing this. Hindi nila pupondohan yung mga projects that will help uplift the poor from their poverty. They will make sure na yung binibigay sa PPPs is just enough. Di sila makakaahon sa kahirapan. Ganun po yun. They'll make sure na, di ba, na gutom yung mga bata. They will make sure na
our farmers are poor so that we can take advantage of them, our middlemen can take advantage of them, and the importers can dictate their prices. We can guarantee that the people will remain poor when basic needs, like, and here's our mantra, electricity, food, water, communications and information, transportation, kung lahat po yan ay dinideny natin sa ating mga mahihirap, ginagarantiyan natin hindi sila makakaahon sa kahirapan and forever may magboboto dito sa mga tiwaling opisyal natin. Matutuloy yung kanilang mga dynasty at matutuloy ang kanilang strategiya na magbibigay sila pero ayuda. Yung ayuda na yon, magkakreate yan ng utang na loob kasi diretso nilang nakukuha eh. Doon sa mga ano, sa mga kongresista at in, let's face it, sa ibang mga senador. Thank you kay Emelinda. So, what's gonna happen? What's gonna happen to us? Tuloy-tuloy po rin po yung paghihirap. Tuloy-tuloy pa rin po. Hindi nila pupondohan yan. They will, ano, ididelay nila nang ididelay yung national ID. Ididelay nila yung mga infrastructure programs. Tignan niyo ang nangyayari ngayon. Ubus daw, according to Senator Amy, ang pondo ng DPWH at nangungulit na sa, ano, sa DBM na i-release yung unprogrammed funds na pangpondo sa kanilang infrastructure projects. Paano yan? Sabi ni Christopher, politics in the Philippines are purely a family business, not for the people. Sabi ni AAA, correct po, hindi talaga tayo makakaahon dahil ang programa ng gobyerno parang sandalian lang. Totoo yan. So, what do we do? I-identify natin itong mga kongresista na ito. At hikayatin natin yung mga ano, yung mga tao sa distrito nila. Huwag na po natin iboto yung mga yan. Bukod pa dyan, siguraduhin din natin na hindi tayo magiging unicameral. Alam niyo kung bakit? Kasi nitong 2025 ay tatakbo na nga for Senate ang ilang mga ano natin, ang ilang mga kaibigan natin na pwedeng tablahin sila. Yung iba kasi dyan, dynasty talaga, hindi sila ma-challenge dun sa kanilang mga baluarte. Pero kaya natin magpapanalo ng ilang mga tao na pwede silang tablahin sa Senado. And so for that, ingat-ingatan po natin kung sinong iboboto natin, especially sa mga binoboto natin for mayors, congressmen, and senators. Okay? Siguraduhin natin na yung tao na tunay na tumutulong, tunay na developmental ang gusto nila. Yung tipong hindi lang yung mapapakain nila yung mga tao, kundi makakasiguro na magkakatrabaho at kaya nilang pakainin ang sarili nila. Hindi lang po siguro mamaana, sabi niya kasi, kaya siguro natapyasan ang pondo ng mga infrastructure projects kasi na-divert nga sa ayuda nila. Sabi ni Damon, very good tayo today class, so far wala pa ako na-mute at na-block. Oo nga eh. Well, ano, ulit-ulitin lang po natin ha, importante itong mga na-discuss natin dito. So, kung meron kayong gustong i-excerpt dito sa aming mga live, feel free to do so. Ang importante lang, lagyan nyo ng link para nakikita din nila yung buo na live. But feel free to excerpt, you can put them on TikTok, you can put them on your Reels or whatever. Feel free to do so. And we strongly encourage it, yung mga 1-2 minutes, ganyan. So muli ha, balikan natin. Ang dami pong lumalabas na ayuda. May mga ayuda na katakataka kasi na-reformat siya ng gusto. Katulad halimbawa nung sa CARD, which is Cash Assistance and Rice Distribution, na ngayon ay parang ni-reformat, ito ay nilagay noong November 2023 nang hindi malinaw kung sino ang tunay na mga benepisyaryo na ito at kung saan ang gagaling ang pera. Itutuloy naman ito or mayroon naman isang programa ng para sa PWDs, hindi tayo sure kung CARD din yun, kung saan pinapalawak ang kanilang discounts of up to 65 pesos per week to discounts that amount to 500 pesos per month. Plus, di ba? Meron ring ano, AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situations, na hindi maliwanag kung ano ang mga standards. Pero ito ay para sa medical assistance, pamilibing, transpo, edukasyon, pagkain, tulong pinansyal. Kita niyo yun, tulong pinansyal. At saka, yun, tapos meron pang, of course, yung tupad, which is, bakit? Ayun, akala ng ano ng TikTok hindi ako gumagalaw. So meron pa yung mga ano, yung may program pa na yung smart internship
which naglalaan, hindi maliwanag kung saan naglalaan, saan nanggagaling yung pondo para bayaran yung mga interns dun sa Kongreso. Pero ang Kongreso, hindi dapat po sila nagkakaroon ng programa or hindi sila implementing agency para sa mga programa. So they have to clear that out. Bukod pa dyan, ay, yun nga, yung tupad ay nagagamit di umano sa, ano, for corrupt practices. Tapos meron pang mga ano, ano ba ito? Well, AKAP pala yung medical assistant. Hindi. AKAP, which is assistance to the near poor. Near poor, di ba? There's poor and then there's near poor. Tayo kaya, anong classification natin? Semi-poor? Di ba? Wala tayo, hindi aabot sa middle class yan, sinasabi ko sa inyo. Kasi nag-iisip tayo eh. Bawal bigyan ni mga ganyan. So, in general, all this too much ayuda, too much assistance is also a bad thing. Kailangan ng mga mahihirap ng assistance, sure. Kailangan nila ng pantawid, sure. When they need help, definitely in healthcare, in nutrition, yan. Kailangan nila talaga yan. Pero when we are giving out cash and the cash is handed directly by politicians, we know that this is a political intent and not intended to uplift the poor. Furthermore, well, cash assistance goes only this... so much, it's only so much, and it's usually what you call fish for a day. Kailangan nilang tutukan at hindi nila ginagawa ang ating edukasyon, yung mga programa na magde-develop, makakaangat ang taong bayan, yung pagganda, palawakin, pagandahin ang educational system to ensure na may nutrition yung ating mga kababayan at the earliest stages. Hindi po rin yan nangyayari. Nasaan yung mga renewable energy para hindi masyadong polluted, because the pollution, too much lead in the atmosphere or anywhere, nakakabobo, wala rin tayong nakikitang ginagawa. Gising-gising naman dyan sa DENR. Wala rin pong ginagawa sa plastics, which turn into microplastics, which end up in our food. Wala rin pong nagagawa for that. Okay. Transportation, nakikita natin na how do you call it, standstill pa rin yung sa jeepney. At nag-flip-flop ang presidente. Deadline na ba talaga o hindi pa deadline? Ano bang nangyayari? May mga programa that don't have standards. May mga programa that are susceptible to corruption. May mga programa that have constitutional infirmities. And in general, all of this too much ayuda is detrimental to the poor. And is an out-and-out cover to fund an electoral campaign. So, wag po natin kakalimutan that this Congress, not only are they falling behind, kakachacha, hindi nila ginagawa yung mga kailangan nating batas. At the same time, paayuda sila ng paayuda in aid of their re-election, and nagiging detrimental na po sa ating mga kababayan. Bukod pa dyan, Diyos ko, if you dump that much money into the economy, how is the market going to react? Hindi ba inflationary yan? Let's see. So on that note, maraming salamat po. Ay, comments muna. Sabi ni NLZ Bebs, pwedeng kunin ayuda pero huwag iboto at tanda ang mukha ng mga politikong ito. Sure, we can say that. Pero kaya ba natin sabihin yan sa ating mga ano, sa mga mahihirap na nakatanggap na? Pagka pumunta sila sa ano, sa presinto para sa eleksyon, ano yan? And they're alone with their thoughts. Baka ang iboto nila ay naaalala nila, ay ito, binigyan ako ng pera na ito, hindi ko naman kilala yung isa, panalo. Sabi ni Sherry, okay, pag di ka millionaire, near poor pala ako, hampas lupa sa Tagalog. Mamatagal na kaming hampas lupa dito. hi kay Ma'am Dina, sabi niya, hindi solusyon ang bansa ng ayuda. Ang tutukan ng gobyerno, trabaho, gumawa ng paraan paano pababain ang lahat ng pagkain, tinuturuan lang nila maging tamad ang Pilipino. Or pa naman tala. Hi kay Lee Soyong. Oo, hindi nga lang po yun eh. Ninanakaw nila natin yung pera na yan na pang-ayuda sa ating social services. Sa mga ano, sa retirement ng ating AFP, sa infrastructure projects. And it's bad for all of us. Sino lang ang nakikinabang dito sa ayuda programs na ito? Yung mga nagdi-distribute, maaalala daw yung mga pangalan nila pagdating sa eleksyon. Nakakalungkot, sabi ni Facebook user, ayuda is the opiate of the masses. Oo. At sino ang mastermind nito? Diba? Sino ba ang nagmaniobra ng 500 billion na ayuda? At ang nasa unprogram fund, 731 billion. Ibig sabihin, ganun kalaki talaga ang na-displace. Kasi nilalagay na natin dun sa unprogram funds, yung mga dapat pinondohan natin tulad ng ng retirement benefits ng ating mga uniform personnel, uniform services. Nilagay natin dun yung infrastructure.
Huwag sana yung sa edukasyon kasi hihingin pa yun. Yan ba ang mga taong gusto natin mag-lead sa atin in the future? Yan ba yung mga taong gusto natin i-keep in the future? Mag-i-election sa 2025. Tapusin natin yung kanilang ano, pamumuno. Hindi na po maigi para sa atin. And in the meantime, nagdi-deteriorate ang health services, nagdi-deteriorate ang social welfare, nagdi-deteriorate ang edukasyon, tumataas ang presyo, marami nang hindi nagsasaka. What are we becoming? A nation of mendicants, nag-iintay na lang ng ayuda, and a nation of importers. We don't make things anymore. Nasaan na yung time na napaka-creative ng Pinoy? Nasaan na yung time na ang laking exporter natin? Nasaan na yun? Do you know that in the 1700s, the Philippines had a major textile industry and we were exporting to Europe? Ngayon, pati sinulid, ini-import na natin. Sayang. Sabi ni Ma'am Jessica, semi-poor, ha? San bang bracket ng 40K na family income? Madam, di ko po alam. Ang dami nga ano eh, ang dami nga nilang mga katang isip na hindi ano, na hindi natin nakikita kung paano nila na put together yung mga ganito. Akala ba nila hindi natin mapapansin? Hi. Aki, attorney ICPA, sabi niya, failure as Secretary of Agriculture, ano pa as President? Uy, ang sakit. Sabi ni Ma'am Chinita, food, job, education, agriculture should be priority and not yung billions in funds that na minsan naliligaw, dumidikit, yan. Buti kung meron talaga sanang maabot sa mahihirap. Hi kay Ma'am Evelyn, magkakape daw muna siya. Sabi ni Sir Perfecto, yung dagdag na 1K sa mga senior hanggang ngayon wala pa. Bakit di nila asikasuhin tapos bibigay sa kanila? By law po ba yun? Kasi ang alam ko, may dagdag na 500 tapos the rest is supposed to be from the local government subject to funding. So depende kung may pera yung LGU ninyo. So, sabi ni Carlele, tulungan mo kami profile ang mga kandidato next year para makilala namin sila. Yes, of course, we're going to do that. Ginawa namin yan last time. Pero na-limit kami to nationals. No? Meron kaming ilan na tinututukan na locals. So kung gusto ninyong tutukan yung locals, then ano, bigay niyo yung mga suggestions ninyo which local elections yung mga tututukan natin. Okay? So maraming salamat po sa lahat. I hope you like the new time slot. Uy, dun sa TikTok, guys, talo na naman ang YouTube at saka Facebook. Sa TikTok, 20,000 po ang likes. At saka ang mga live viewers nila parating marami. So, gising-gising naman dyan, Facebook tsaka YouTube. Okay. So, maraming salamat and muli, huwag po natin kakalimutan, ingat, alagaan ang sarili natin kasi kailangan pa tayo ng ating bayan. So, like, share, follow, subscribe. You can excerpt any part of this live provided na hindi libelous, you don't create stills of me looking stupid or anything like that, libel po yan. Pero you can excerpt any portion or explaining and so on. All you have to do is link to the original post. Okay? So, ingat po ang lahat. Tulog ng maayos, kain ng maayos. Huwag po masyadong rich foods once in a while lang. And pagpunta ko sa Davao, bibili na naman ako ng chocolate because I cannot take my own advice. Chocolate, by the way, is good for you. Okay, maraming salamat. Ingat-ingat ang lahat. Take care, everybody.